Jackson TV. So, what's up sa inyong mga singkamas, no? Ngayon, ang topic natin is, naniniwala ka ba na ang mga Pilipino ay palaging late? Tingin ko maraming dahilan late yung mga Pilipino. Tara, tanawin natin sila. Yes, of course. Oh? Yes. Yes. Papa? Hindi naman. Yung mga iba siguro kasi wala silang sense of time. Yes, po. Because of Filipino. Oo naman. Laging late kasi ang reason nila is hindi traffic, dito. Nasabi nila all the way pero actually bumabangot pa lang sila. Somehow po, naniniwala ako. For me, yes. Oo. Oo, naniniwala ako kasi yung kadalasan, karamihan pala sa Pilipino kasi tamad eh. Kaya late. Usually oo, kadalasan marami sa ating mga Pilipino ngayon. Malaging late. Naniniwala ako na palagi late ang mga Pinoy. Well, yes, naniniwala. At some point, parang hindi. Yes, kasi parang naging part na ng culture ng Pilipino yung pagiging late. Maybe time management. Kasi alam mo, makakapunta ka naman sa isang lugar kung namamanage mo yung oras mo. Hindi natin pwede isisi yung traffic kasi kaya natin yung gawa ng solution kung makakaroon tayo maaga and everything. It's about time kung paano natin yun may spend ng maayos. Siguro lagi kong iniisip kasi malapit na yung office na pag-ising ko, maaga pa naman, kaya may idlip ulit ako. Pag idlip ko, ano, pagtingin ko sa orasan, late na masyado ng late. Nagka-contemplate lang talaga ako kung pupunta ba ako sa event na yun or kung papasok ba ako. Kasi laging maalis, minsan, magala. Ano, hindi ko naset yung alarm. Palagi kasi nakakasabay yung ulubit ko na naliligo. I mean, mas naunahan niya ako na naliligo. Nice. Ako rin po, nalilate na ako sa school ko sa pagpasok. For some reasons, ano ba yung mga reason na yun? Isa din yung ano, gadgets, ML. Before ako maligo, naglalaro muna ako ng ML. Ganun. You have slain an enemy! Tapos then, minsan, tinatamad. Kasi kilala tayo mga Pilipino sa pagiging late, di ba? Sabi Pilipino tayo. Usually, katamaran dahil sa cellphone kasi masyado nang naaano yung mga kabataan sa social media, di ba? Siguro, pagbabae kasi syempre, matagal kumilos talaga. Sa experience ko lagi, as in everyday life ko, super late as in. So, siguro sa akin, di ko pa nahanap kung ano pa yung pinaka-solution ko doon, but for me, yun, time management. Natamad ako bumangon. Doon lang. Matagal po mag-ayos. Babae, matagal mag-ayos. Yung epic na reason, lasing! Lasing nang papasok, kaya di nakakapasok ng maaga. Yun. Ano, dahil siguro, ano, di mo na consider yung, kunwari, nakalimot, or di mo na consider yung time ng iba na nag-aantay na pala, or kaya, dahil din sa traffic, dahil hindi mo ma-quantify kung ano yung time na na-i-google mo talaga sa traffic, or nagde-depende yan talaga. Ano eh? Masarap kumanta sa CR. Parang gumaganda yung boses mo doon. Tsaka yun, no, naniniwala na ako. Proven, sabi nila ate, talaga daw yung mga babae is, ang reason kayo nalalate is matagal mag-ayos. So, sila na mismo nagsabi. Siyempre, sino ko naman babae ayaw mag-ayos, diba? Isa sa pasang nakakatawa. Na event na yung nag-usap kayo ng classmate or kaibigan mo na sabay kayo papasok. So, ito na, that day, akin na bukasan, kisi na. Okay, tumawag sa'yo kaibigan mo, sabihin sa, tumawag sa'yo yung kaibigan mo. And then, sasabihin niya sa'yo, asa ka na? Sabihin mo naman, oh wait, andito na ako, naglalakad na ako.
Yung pero in reality, kakagising mo lang. Hindi ka pa magigising kung hindi ka pa niya tinatawagan or tinetext. Relate ka, di ba? I think isa pa sa mga reason kung bakit nalilate yung mga Pilipino, lalo na yung mga millennials, is because of social media. Meron din yung time, meron din yung mga pagkakataon na nalilate sila kasi nag-gumagamit ng social media or nang-i-stalk. Tulad ng classmate ko, hilig mang stalk. Tapos inaaya pa ako, sabi niya, Nednel, ito. What? Ako mag-Tinder? No, mapreng. Maganon-ganon siya. Maganon-ganon siya ko. Nag-swipe siyang ganon. Isa pa yung tinatawag na manyana habits, no? Mamayana, 5 minutes. Isa pa yun, yung nagiging reason kaya nalilate yung mga tayo. Dahil sa kaka 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So, kailangan huwag puro ganon. And then yung time management din, no? Tama yung isa sa sinabi ni ate na hindi naman dapat natin pwedeng sisihin yung traffic kasi marami namang ways or paraan talaga para hindi ka malate. Like, gumising ka naman talaga ng maaga or umalis ka ng mas maaga. Diba? Hindi yung pwedeng pagdating mo dun sa lugar na pupuntahan mo. Pag tinanong ka ba't kalit, sabi mo traffic. Normal na yan sa Pilipinas. Hirap solusyon na ng traffic, lalo na kung pare-pares yung mindset na shut up na lang ako. Gawing habit yung sabihin, Pilipino time. Huwag natin gawing habit yun. Sabihin natin na may meeting ka or may lakad kayo na kaibigan mo. Sabi niya, punta ka ng 3 p.m. Then sabi mo, okay, baka hindi naman siya maagang dumating. Aalis ka ng anong oras? 3 p.m. So darating ka doon mga 3:30 or 4 p.m. Diba? Kasi nasa mindset natin na ginagawa natin, nakasanayan na yun, Filipino time, normal na yan, hindi na magagalit sa akin yan kasi nandito sa Pilipinas, Pilipino din yan, wala namang, hindi naman magagalit. Magagalit yan, sandali lang yung ganun. Pero, isipin mo, kung ilang oras yung nasayang instead na marami kang nagawa or mas naging productive yung araw mo na yun, diba? I-value natin yung time natin at i-value natin yung time ng iba. Diba? Kasi, pag binalyo natin yung time ng bawat isa, syempre, thumbs up, diba? Yun nga, dapat matuto tayong pahalagan yung oras natin tsaka pahalagan yung oras ng iba kasi sobrang precious ng time kasi hindi mo siya pwedeng maibalik na parang may time machine tayo, diba? So, dapat iniisip natin muna kung ano yung action na gagawin natin dun sa event na pupuntahan natin or sa trabaho natin or sa eskwelahan natin na dapat i-mindset na natin yung time management kasi pag binabalyo natin yung time natin, marami tayong nagagawa. Gabi pa lang, dapat meron ka ng list o nililist down mo na yung ito may gagawin ako ng gantong oras, gantong araw, or else gantong buwan, gantong year. Hindi yung pwedeng, ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung pupunta ko? Ganun. Diba parang nababaste mo yung time na sobrang kahit sabihin mo mga segundo yan. Mga bro, ang laking tulong yan. Yung pinagpapawisa na ako, hindi ko alam kung bakit. You know, kahit sa yung segundo yan, sobrang laking tulong yan. What if gawin mo naman siya ng something na improvement? Parang dapat yung daily life mo, gawin mong productive. So yun, natapos na yung maikling usapan natin. So kung gusto nyo yung video nito at maging updated sa mga susunod na video, share nyo, like nyo, and then subscribe kayo. Yun lang, salamat. Daxon TV.